Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating mga viewers at senior citizens. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Alam ko, kaya mo to clinic kasi gusto mong malaman kung ano ba itong libreng benepisyo na bigay ng PhilHealth. So para po malaman ang buong detalye, please watch the entire video and please subscribe to my channel, like, share, and comment to this video. Alinsunod sa pagdiriwang kamakailan ng Filipino Elderly Week, muling pinaalalahanan ng Philippine Health Insurance Corp or PhilHealth ang mga Pilipinong 60 taong gulang pataas o ating mga senior citizen na sila ay mandatory na saklaw sa ilalim ng National Health Insurance Program alinsunod sa Republic Act RA 10645 sa ilalim ng RA 11223 o ang Universal Healthcare Law of 2019. Sa ilalim ng Section 5 ng RA 10645, lahat ng senior citizen ay sakop ng PhilHealth. Ang kanilang taunang premium na kontribusyon ay sasagutin ng pambansang pamahalaan mula sa kinita ng RA 10351 Syntax Law sa kondisyon na ang mga ito ay kasalukuyang hindi saklaw ng anumang umiiral na membership na kategorya ng PhilHealth. Gayun din, ang isang senior citizen ay hindi dapat magkaroon ng regular na pinagkukunan ng kita upang mabigyan ng pribilehiyo ito sa ilalim ng batas. Ang PhilHealth President at Chief Executive Officer na si Dante Geran ay nag-impita ng mga senior citizen na tiyaking sila ay nararapat na rehistrado updated sa kanilang mga talaan sa PhilHealth. Nakipag-partner din kami sa Office for Senior Citizens Affairs o OSCA sa mga local government units or LGU para ang mga senior citizen ay maginhawang maiparehistro sa PhilHealth aniya at idinagdag na ang mga qualified na senior citizen ay dapat lamang mag-submit ng dalawang duly accomplished PhilHealth Member Registration Form or PMRF sa OSCA kung saan sila nakatira at maghintay ng notification kung ang kanilang member data record ay napadala na ng PhilHealth. Kung ang isang senior citizen ay nagpasyang magparehistro sa alinmang PhilHealth Local Health Insurance Office, dapat din silang magpakita at magsumiti ng kopya ng kanilang Senior Citizens ID o anumang katibayan ng edad kasama ng isang one-by-one na larawan or picture na kuha sa loob ng nakaraang 6 na buwan bilang dagdag sa kanilang PMRF na qualification. So eto na nga po, ang reminder lang nga po, as I have mentioned kanina, is senior citizen member is mga Pilipinong nakatatanda or senior citizens na ipinagbabayad ng premium ng pambansang pamahalaan anuman ang financial na katayuan dahil ito ay sinasaad sa Republic Act number 10645 o mandatory PhilHealth coverage of all senior citizens. So ito na nga po, may isa pong katanungan is, maaari bang makakuha ng senior citizen discount at VAT exemption kasama ng PhilHealth coverage? Opo, siguraduhin na mauunang ibawas ang 12% VAT at 20% senior citizen or SC o persons with disability or PWD discount sa kabuuang bayarin bago ibawas ang benepisyong PhilHealth ng miyembro. So ano ang mga kailangang dokumento bilang patunay upang makatanggap ang isang pasyente ng benepisyo mula sa PhilHealth? So ito po ang kailangang i-present. Membership data record, and then po OSCA issued senior citizens ID at PhilHealth identification ID card. At ano ang mga halimbawa ng sakit ng mga nakatatanda na karaniwang kasama at ang maximum coverage o halaga ng bawat sakit?
So po, ang uri ng benepisyo is yung outpatient. So ang uri ng sakit, example, is cataract extraction. So halaga bawat sakit o maximum coverage, example, is 16,000 para nga po dun sa cataract extraction, and then hemodialysis, 2,600 per person. And then pag inpatient naman po, covered po yung pneumonia, moderate risk, pneumonia high risk, hypertension, stroke, hemorrhagic po. And then for Z, benefit serious illness, ito po yung kidney transplant, low risk, and then coronary artery bypass. So ayun nga po dun sa third table po, makikita po yung amount na cover po. Ito naman po ang sample computation ng 12% VAT, 20% senior citizen discount at PhilHealth benefits po. Bagaman maaaring gamitin ng senior citizen's ID mula sa OSCA upang makasama sa mandatory PhilHealth coverage, kinakailangan pa rin ng magpasa o mag-submit ng kompletong PhilHealth Membership Registration Form or PMRF para maitala ang kanilang impormasyon sa database ng PhilHealth. Sa kasalukuyan, ang mga lokal na opisina ng PhilHealth ay nagbibigay ng PhilHealth ID cards sa mga walk-in na senior citizen na magpapatala para maging miyembro. So ito lang po ngayon ang ating update tungkol naman po sa PhilHealth na dapat pong i-take advantage ng ating mga qualified senior citizen po, at malaking tulong po talaga ito sa lahat. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. And click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have any questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.